Nabanggit niya po kanina, dati po akong SPTA President ng FB Industry. Kaya po tayo po yung makikipag-ugnayan, makikipagtulungan at patuloy pa rin pong susuportahan yung ating pong mga mag-aaral tungkol po sa mga iba't ibang proyekto na ilalatag po natin sa ating barangay. Pangalawa po, nabanggitin po kanina, no, at nakikinabang hanggang sa ngayon, ang mga mag-aaral, almost 300 na. No, yung atin pong free ride to success, tuloy-tuloy po yan. Dahil alam ko po, hindi ko po yan pwede ito dahil ako rin po bilang magulang, eh nakikinabang din po yan dahil aking anak ay malaking bagay po yun, no? Lalo na sa atin, merong, kumbaga, makakatipid tayo sa pamasahe. At dun po mararamdaman ninyo, dahil pinapagamit o ginagamit ang service vehicle ng ating barangay, dun palang makikita nyo na yung ating pong barangay talaga pong buong puso pong nakaalalay sa atin. Palapakan po natin yan. Ikatlo po, alam niyo rin po, meron tayo po yung barangay scholars na nakakatanggap na ng mga benepisyo o incentive, no, allowance. Kapag ako po ay binigyan niyo ng pagkakataon o pagtitiwala sa tulong po ng buong konseho, ito po ay talaga namang kayang-kaya natin gawin. Sa darating na panahon po yung ating pong mga barangay scholars, mga magulang, matuwa kayo dahil dadagdagan po natin o itataas natin yung kanila pong matatanggap po na allowances. Kayang-kaya po natin yan. Bukod dyan, doon din sa mga magulang na talagang ang mga bata talagang masipag mag-aral at nakakatanggap ng karangalan at the end of the school year, yan po, nakipag-ugnayan na tayo sa mga guro, hiling nila na sana madagdagan yung bilang ng mga bata nakakatanggap ng incentive, lalo na yung mga may karangalan. Hindi na po yung nagiging drawing, dadagdagan din po natin yung mga kabataan, yung mga may karangalan na makakatanggap po niyan. Isa po sa pangapat po at pinaka-importante po na nais ko pong sabihin ngayon dito po sa kahabaan po ng Ethnostario, alam nyo, sa haba po ng panahon na ako po'y nagturo ng drum and lyre sa ating barangay, napakarami ko pong mga naging estudyante dito. No, yung iba nga ho, may asawa na, may mga anak na, kinuha na akong ninong. No, kinuha na akong ninong to sa mga anak nila. No, nakakatuwa. Alam nyo ho, isa po yan sa inilambing ko po sa ating council. At hindi naman po ako nabigo. Kaya po Barangay Singgamas, matutuwa po kayo rito. Pag tinulungan niyo po kami, pinagkatiwalaan niyo kami, isa po ako sa magsusulong yan. Ibabalik po natin ang drum and lyre sa Barangay Singgamas. At hindi lang po yun, ako po ang inyong lingkod. Dahil sanay naman ako doon, handa po akong magturo ng libre doon sa mga batang magiging miyembro po ng drum and lyre po natin. May balik lang po natin yung sigla, no, ng ating barangay kapag mayroong mga parada o ang ating eskwelahan. Alam nyo, napaka-effective po kasi talaga niyan. Dahil alam nyo naman yung mga bata ngayon, sana halos nakatutok, di ba, sa gadgets, sa cellphone. Ito ho, isang alternatibo para ma-enhance yung kanilang talento at pakikisalamuha o pakikisama sa ibang tao. Sa darating pong October 30, ayan po ay araw na kung saan magluluklok tayo ng mga susunod na manunungkulan po sa ating barangay. Una ko pong ipapakiusap sa inyo. F. Nazario Bungad hanggang H. Santos, unang pagkakataon. Pwede po ba na yung pagmamahal at suporta na nakamtan na ho ng aking makasama ay ibigay nyo rin po sa amin? Pwede po ba yun? Pangalawang hiling ko po, huwag niyo na po akong pahirapan. Ang nais ko pong makasama ay yung mga tao pong nasa liburan ko po ngayon. Pwede po ba 16-0 po tayo? Oho. Kasi pagsama-sama ho, mas maganda. No, mas magkakaisa ho kami at may susulong po namin yung mga programa pong binatawan po namin sa inyo. Sa tulong po ng ating susunod na kapitan, palakpakan po natin, Kapitan Francisco, at ng buong Servicio 4.0, sama-sama po natin gawing Singgamas maganda, Singgamas masaya, Singgamas mapayapa, at Singgamas nagkakaisang Barangay Singgamas para sa lahat. El Imperial po para agad. Maraming salamat po.